kasalanan ang ipinanganak na mahirap. Pero ang mamatay ka pa rin mahirap, yun na siguro ang kailangan nating pag-isipan na maaari naman palang maagapan. Bilin ito ng isang ina sa kanyang anak, si Sunshine na isang janitress noon. Kaya ginawa niya ang lahat para umasenso para sa kanilang 11 magkakapatid. Dahil ang kanyang naging tagumpay ngayon ay para kay nanay. Kakayanin mo ba ang magtagumpay sa panahon na papahirap na ng papahirap ang buhay? Sa totoo lang, ang tagumpay ay kaya naman talagang abutin ninuman. Kaya lang, kailangang malagpasan ang katakot-takot na pagsubok. Ito ang kwento ng mag-ina na si Zenaida at Sunshine. Bunsong anak niya si Sunshine sa 8 magkakapatid sa una niyang asawa. At nagkaroon pa siya ng 3 anak sa pangalawang mister. So grabe pala, Shine, 11 magkakapatid at single nanay ang nanay mo. Opo, talagang siyang tumaguyod sa aming lahat. Paano niya naitawid lahat yan? Naalala ko po kung ang ano-ano na lang po yung pinasok niyang negosyo, trabaho. Dikbit niya po ako pag maliit ako, sumasakay kami ng bus, dala lahat ng gamit for 1 to 2 weeks. Pinupunta namin mga kakilala niya. But until 5 p.m. lang po kami kasi gera na po, so nagtatago na po kami. Kahit naiipit sa gera ng militar at mga rebelde sa Cotabato at Sultan Kudarat, ang mga sibilyan gaya nila. Basta may maiuwing kita, pabalik sa Davao. May bigas na isasaing, may ulam. Laban lang sila sa buhay. Dahil hindi kayang tiisin ng isang ina na magutom at magkasakit ang kanyang mga anak. Ano yung inabot mo na hirap ninyo ng magkakapatid? Ang payat ko po noon eh. Marami kaming nagsishare ng pagkain. Lumalaki ako na talagang mahirap ang buhay dahil tabi-tabi kami. Oo. So sa umaga, yun yung sala namin. Sa gabi, yun yung tulugan. As in, tabi-tabi po talaga kami at sa lapag kami kumakain. Habang lumalaki ako, naalala ko na barong-barong, sama-sama kaming 11 na magkakapatid. Wala kaming kahit anong gamit. Kahit minsan, hindi narinig ni Sunshine na nagreklamo ang kanyang nanay sa sobrang pagod sa paghahanap buhay. Araw-araw, maganda pa rin siyang lumalabas, humaharap sa mga tao, kahit umiiyak siya kahit sa gabi, nakita ko po yun. So sa kanya ko talaga nakuha yung pagiging palaban sa buhay. So sa hirap naman ng nanay mo, ano ang nakita mo sa kanya? Kahit po may sakit siya eh. Nagpapagaling siya bukas, nagtatrabaho na rin po ulit siya. Tinuruan niya kami kung paano mag-pray. Yun ang nagbigay lakas sa kanya para bukas, parang wala na rin ulit siyang problema. Pero naloko si Nanay Zenaida sa pautang nang wala ng bayaran. At muling nalugmok nang mapunta ang naipon niya sa pagpaparenovate sa inuupahan nilang bahay. Na hindi naman pala sa kanila mapupunta. Diyos ka! Tulungan niyo po ako! Ayaw nang i-refund ng may-ari ang ginastos nila. Yung bahay na nilipatan namin, walang semento, walang kisame. Ang init-init, bumalik ulit kami sa hirap. Hindi na nakabawi si Nanay Zenaida. Masyado niyang dinamdam ang nangyari sa kanya. Naging matindi ang kanyang depresyon. Nagkaroon siya ng sakit na cancer. Kailan sa punto ng buhay mo, Shine, na nasabi mong kailangan ako naman ang dumiskarte? Yung time po na matanda na siya, na hindi niya na talaga kaya magtrabaho. Minsan kumakain na lang siya ng matigas na kanin. Sabi ko, hindi pwede to. Dapat mamaalam yung nanay ko. Masarap naman yung kinakain niya. Mula noon, kung ano-ano na ang pinasukang trabaho ni Sunshine. Parang nananalaytay daw sa dugo niya ang pagiging raketera ng nanay niya. Nag-promodizer siya sa grocery. Pumasok din siya sa fast food. Naging housekeeping sa hotel at tagalinis ng kubeta ng mayayamang guest.
Ah, hindi naman to siya degrading. At least marangal yung trabaho ko. Pero hindi habang buhay, ganito ako. Dahil sa hangad niyang kumita ng malaki, nakipagsapalaran siya sa Maynila. Nakitira muna sa tita ng kaibigan niyang si Renny Lynn. Walang inaksayang oras sa paghahanap ng trabaho. Yun nga lang minalas makakita. Naranasan pa nilang pumunta sa lamay ng patay kahit wala silang kakilala. At makiramay para lang makakain. Hanggang sa natanggap siya bilang katulong ng isang beautician sa parlor sa Caloocan. Nag-bed spacer pero walang kama, kundi mga tagpitagping karton lang ang kanyang higaan. Dito sa Maynila, natuto siyang magtiis para kay nanay at sa kanilang pangarap. Nang makahanap ng trabaho ulit sa call center, naging oportunidad dito para maipagpatuloy naman niya ang kanyang pag-aaral. Ay, hindi porket probinsyana ako na ganituhin lang nila ako. Kaya nagsikap ako, inaral ko ano kaya yung industriyang ito. So, ang hirap po noon kasi 1-2 kilometer nilalakad ko para makatipid lang po ng pamasahe. Inaakyat ko yung MRT, tapos tumatawid, bumababa, tapos inaakyat ko ulit yung aming office. So, sobrang hirap. Para matipid, pag mahulugan nga po ako ng piso, wala na po akong pamasahe. Sa kakaraket mo at kakatrabaho mo, natutustasan naman ninyo yung pagpapagamot ng nanay mo na may cancer. Actually, yung una palang stage ng cancer, gusto na po namin siyang ipagamot. Pero alam niya po kasi gano'ng kahirap kumita ng pera. Mas minatamis niya po na mas gamitin namin ang aming pinaghirapan kaysa itustos po sa kanyang sakit o sa kanyang chemotherapy. Wow! Parang bayani rin yung nanay mo, no? Talaga naman po. Oo. Lahat po, actually, lahat po talaga ng sakripisyo nakita ko na sa nanay ko. Pero mahirap panoorin yun, ha? Na may sakit siya at hindi siya nagpapagamot. Sobrang hirap po. At wagi naman siya, 2007 natapos niya ang kursong Business Economics sa Adamson. Matapos ang saya, lungkot naman pala ang kapalit noong September 2009. Binawian na ng buhay si Nanay Zenaida. Habang ipinapanganak naman ni Shine ang panganay nila ng asawang si Chito. Naalala ni Shine ang huling habilin sa kanya ni Nanay. Sabi niya po na, "Nak, naturo ko na sa'yo yung mga dapat mong malaman. Sa ngayon, hindi mo siya maintindihan. Pero ipagpatuloy mo lang, huwag kang susuko. Manalangin ka sa Diyos at magtiwala sa Diyos." At naging software engineer sa isang kumpanya na may malaking sweldo. Ang kanyang sweldo ipinuhuna naman niya sa pag-buy and sell ng mga damit at branded na mga bag. Kumikita na siya sa online selling. Ang masaklap, na-scam naman siya ng kanyang supplier. Sa roller coaster ride na buhay ni Sunshine, may pag-asa pa ba siyang magtagumpay? Paano kaya niya makakamit ang pangakong pag-asenso sa ina kung kaliwat ka na naman ang pagsubok sa kanya? Ang discarding wagi ni Shine, susunod na. A Love to Lash, real clinical trial from the United States. Use it and in 4 weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilikmata. Tried and tested, A Love to Lash. Nalugmok man, pilit na bumangon na naman si Shine. Unang order ko po ng bills, maganda po yung mga laman ng bags. Hanggang sa susunod na mga order ko, puro bakbak na po yung mga bags. So nalugmok ako, umiyak po talaga ako. So ang ginawa ko po, tinabi ko yung mga sira. Yung mga maayos pa, binenta ko hanggang sa nabawi ko naman po yung kapital. Sa loob ng mahigit 2 dekada sa kakarakit, natisod din ni Shine ang talagang magiging kinabukasan niya.
Opo. Kasi habang nag-online selling ako, sabi ng mga client ko, bakit? Ang ganda ng skin mo, anong ginagamit mo, anong iniinom mo? Sabi ko, uy, time na to para magbenta ko ng skincare. So umangkat pa po ako noon, galing sa ibang bansa. Sabi ko, nasusold out ko po lahat. Meron pa nga pong sabon na binibenta ko ng 650, 850. Bakit nauubos ko to? Kasi mga effective. Sa panahon ng pandemic, naging active ang online selling ng mga produktong pampaganda. At ito ang naging susi niya para umasenso at makatulong sa kapwa. Tumulong ako sa aking kapwa Pilipino. Gumawa ako ng sarili kong skincare. Effective, all natural, walang chemical, pero affordable pa. Lalo na yung mga nanay ngayon, di ba? Nakatulad ng nanay ko, single mom. So, wala silang racket. Ito magiging racket nila at saka tulong pa siya sa mga magtatrabaho sa akin. So, ang aim ko po doon, hindi lang para magbenta, para talaga makatulong. Katunayan, si Andy ay ilan lang sa mga distributor ng Luckshine Beauty Products na patuloy na kumikita. Breadwinner po kasi ako. Dito po kami magkakapatid. So maganda po yung pasok ng Luckshine sa akin kasi po is nakakatulong po ito dun sa pag-suporta ko po sa pamilya ko po. Ako po si Jimwell Palom. Ako po yung isa sa mga admin staff ni Miss Ruth Sunshine Alcibar. Habang nagtatagal po ako sa kumpanya, nakita ko po kung gaano lumalaki yung kumpanya namin. Nakikita po namin sa kanya na sa pangarap niya po, gusto niya po kasama kami lahat. So nagiging inspiration po namin siya na pagsikapan din po namin yung best namin para maabot po namin yung mga goals po namin, yung mga pangarap po namin. Masaya kasi naging successful na siya. Tapos nakatulong din siya sa amin, sa mga kami magkakapatid, sa mga ano niya, mga ibang kamag-anak namin ngayon. Sobrang tuwa po namin magkapatid, lalo na ako kasi sunod ko na kapatid si Shine. Hindi mo matatawag na success yung narating niya kung wala siyang mga failures. Madami din siyang failures sa buhay niya. Palagi siyang humble. Kahit kung ano may marating niya, kasi pag maging humble ka sa lahat ng bagay, yun yung magpapataas sa'yo. Yung maging matatag siya, kasi sa negosyo kasi, merong magda-down ka, aangat ka, huwag ka lang mag-give up. Kasi andyan naman si Lord eh, napakabuti niyang tao, kaya alam kong ibe-bless siya, iaangat siya ni Lord. Lagi lang siyang maging matibay at tiwala sa sarili. Yay! This is the first batch of Luckshine products, slimming juices with glutacollagen, 100,000 pieces. Ito yung at ang sikreto ni Shine para yumaman, hindi ka lang dapat kumita ng maraming pera. Magtipid, mag-ipon, at mag-invest. Hindi yung waldas ka na lang, mag-ipon ka para in terms of emergency, may mga paghugutan ka. Pag nagbabalik tanaw ka, doon sa nakaraan mo, ano ang naiisip mo? Actually, hindi ko po talaga maiwasan na mamangha kasi yung babaeng natutulog sa karton. Kasi syempre, nakipagsapalan ako sa Manila. Wala akong pambili po talaga na higaan. Hindi ko po lubos akalain na nandito ako sa stage na to kasi ang hirap po talaga kahit piso, mahulugan ako, hindi na ako makarating sa trabaho. Nilalatag ko yung karton. Sabi ko, ito na lang ba ang buhay ko? Sabi ko, hindi pwede na eh. Kailangan lumaban ako. Sabi ko, hindi pwedeng mamatay ako na mahirap dahil maraming umaasa sa akin at yung mga lugmok sa buhay. Dapat maging inspiration nila ako. So, kailangan kong tumayo at i-execute kung ano natutunan ko sa nanay ko. Kasi she's a legacy, she's a hero, and she's a good example. Dahil sa nanay ko po, kaya ako nandito ngayon at kaya ako matatag. Kung nabigo man si Nanay Zenaida sa kanyang pangarap na umasenso, ipinagpatuloy naman ito ni Sunshine. So, naniniwala ka na talagang merong para sa'yo? At ito na nga yun? Opo. Kasi bawat isa sa atin, meron talagang nilalaan para sa atin.
Kumbaga, sa langit, malungkot pag isa lang yung between, di ba? Dapat maraming between. So, bawat isa sa atin, magdiningning sa kanya-kanyang panahon. At ito na po yung panahon ko na hindi napagpatuloy ng nanay ko. Gusto ko po itong ipagpatuloy dahil pangarap niya ito. Ito na po yung luck shine. Marami ang katulad mo na gustong umangat sa buhay. Naghihirap pa ngayon, sumusubok. Meron ding determinasyon, hindi malaman ang direksyon. Ano ang payo mo sa kanila? Yung time na nagdesisyon ako na hindi na ako dapat matakot kasi ano pa ba yung kakatakutan ko? Once mag-decide ka, take risk and then no turning back. Talagang panindigan mo hanggang mag-shine through ka. Umangat ka dan sa nakalakihan mo. Hindi hard lang ang pagiging mahirap para maging successful ka. Once umangat ka na po, lumipad ka po. Para mag-shine through ka, maging inspiration ka po sa lahat. Tuluyan na siyang lumaya sa kahirapan. At ang kanyang tagumpay para kay nanay. Age is just a number. Naniniwala ba kayo doon? Pwede nga bang maging looking young forever? Ang importante, hindi lang looking young, kundi kahit sa loob natin, young pa rin. I-share ngayon sa atin ang ilang mga paborito niyong celebrities at ordinaryong tao kung bakit ba may edad na daw, pero bakit fresh pa rin? Nako, I'm sure di kayo makahintay. Pati ang mga sikreto ko, akin ang ibubunyag. Ito ang aming mga secrets to you. Nagtataka pa rin ba kayo kung bakit kahit ilang taon o dekada nyo nang napapanood sa telebisyon ang ilang mga celebrity, pero parang walang nagbago sa itsura? At sa maniwala man kayo o sa hindi, ang ilan sa kanila mayroon ng mga apo. Meet the proud glamma, Tessa Prieto. I'm the glamorous glamma. I'm Tessa Prieto and I am... Guess how old? I am 59. Akalain mo yun, halos isang taon na lang pala pa senior citizen na ang designer at philanthropist na si Tessa. I'm in my late 50s na, so talagang ever since before, talagang active lifestyle ako. Parang I'm always outdoors, diving, golf, swimming. Pero aminado si Tessa na napabayaan noon ang kanyang kutis at crowning glory. Kaya naman, pinagtuunan niya ng pansin kung paano niya mapapanatili ang kanyang youthful glow. Hindi po pwedeng sabihin na yung your youthful glow is just external. It has to be everything inside. At para sa kanya, ang numero unong madaling makapagpatanda ng itsura, walang iba kung hindi ang stress. My happy. Don't internalize. And always begin with your day with a grateful heart. And everything will emanate from that. My whole approach to youthful living and looking has to do with energy. And for me, the number one thing that keeps me young and youthful are my kids. And my apo. You wanna grow old, long, and beautiful, and gracefully. Kasi may apo ka na, di ba? At bukod sa pagkakaroon ng inner peace, mahalaga rin para kay Tessa ang kanyang kinakain. Okay, ito yung kinakain ko almost every day. I always start with salad kasi super importante yan. Yung roughage is good for digestion. Tomato is actually good for the skin. And yung protein ko ay isda. Yun na naman dito sa Pilipinas. We're like a seafood country. Certified pescatarian. Ito yung klase ng dieta na puro isda lang ang kinakain at walang karne. At hindi lang yun, aba, pole dancer din si Glamma. It's a frame of mind. If you feel old, you'll be old. So I feel young. At nang magsabog ng grasya ng pagiging mukhang bata, mukhang nasalo ng isa pang sexy and looking young grandma, Samantha Lopez, aka Gracia. Hello, ako po si Samantha Lopez, 53 years old, pero ang sabi nila, mukha lang daw akong 35 years old. Fit and fab at 50. At ang kanyang secret kung paano na-maintain ang pagiging super sexy, regular exercise at high protein balanced diet. I exercise almost daily. I do boxing once a week, Pilates once a week,
And then I have my F45 weight training and cardio 2-3 times a week. And then I play golf twice a week and I walk the course. So that alone is a cardio, at least 4 hours of walking. When you exercise, you produce sweat. That sweat produces endorphins, which is the happy hormone. And then sa kinakain mo rin, like they say, you are what you eat. I don't eat junk foods, processed food, sugar. I feel na I'm not 53. I am stronger now than when I was on my 30s. Kasi when I was on my 30s, my lifestyle was really bad. Like, I go out, I was smoking, I was drinking, I'll sleep at 4 a.m. At para kay Samantha, ang isa pang sikreto sa pagiging bata, ang gawing lifestyle ang pagkakaroon ng healthy living. Make it a habit and isipin mo na you work out because you love your body. It has to be like mind first eh. I want to be healthy. Hindi naninigarilyo, hindi rin umiinom ng alak. Walang kahit anong bisyo. Yan naman ang sikreto ng aktor na si Ricardo Cepeda. Looking young kahit pa senior citizen na. I don't smoke. I don't drink. Unless meron sa rules. O diba, kahit napakarami ng taon ang nagdaan, parang walang nabago sa itsura ng artistang si Ricardo Cepeda. Bukod sa pag-iwas sa bisyo, isa pang secret to youth ni Ricardo ang pag-e-exercise. Regular din siyang naglalaro ng badminton. At pagdating naman sa pagkain, ang kanyang diskarte para ma-maintain ang desired body weight, intermittent fasting combined with low-carb diet. Pero meron pa raw siyang sikreto kung paano maging forever looking young. You have to not take yourself too seriously. Enjoy the funny things. If somebody is toxic in your life, hindi mo na kailangan yun because tatanda ka lang talaga. I tend to forget kung ano yung age ko ngayon. Glupako, glutathione, papaya, and kojic in one beauty bar. All three actives for whitening, moisturizing, and anti-aging in one soap. Glupako soap. Good morning. Good morning. Okay, para naman sa mag-asawang social media influencers Doug at Cheska Kramer, hindi lang dapat ang kanilang marriage ang road to forever, mahalaga rin ma-maintain nila na strong and healthy ang kanilang body. Kaya naman ang kanilang couple goals, mag-work out together. At i-share nila sa atin ang kanilang 8-minute couple ab workout. Everyone at home, and try this. This is called an ab workout follow along. It's very simple. I will sample first the exercises. It's 4 exercises, 40 seconds each exercise, followed with 20 seconds rest. Try nyo tiisin. Tiisin nyo guys hanggang sa pinakadulo. So, ilabas nyo na yung mga exercise gear nyo. Couple sit-ups. Couple leg raises. Plank arm reach ay ilan lang sa kanilang couple exercise routine. Magkukwarenta pa lang ang mag-asawang Doug at Cheska, pero para sa kanila, dapat habang bata-bata pa, pinaghahandaan na rin ang pagkaedad. Para kung dumating man yun, mapapanatili ang lakas ng katawan at maintain pa rin ang kagandahan at kagwapuhan para na rin inspirasyon sa kanilang cute na mga anak. Siyempre, hindi naman tayo magpapahuli, di ba? Eh, hindi na pabata ang edad natin. Pero, kayo nang magsabi, looking bata pa rin. At yan naman ang mahalaga para sa akin. Kailangan mo ng exercise, tamang pagkain, yung hindi sosobra sa kahit na ano. Kailangan mo ng tamang tulog. At, syempre, kailangan mo ng mga supplements. At napakarami kong iniinom na natural supplements araw-araw para mapreserba ang iyong kalusugan. Kasi, syempre, ang kagandahan at kabataan, nangyayari yan kapag ikaw ay healthy. Pero ano sa mga natural supplements ang isa sa pinaka-importante if you're over 40 or 50? Ang tawag dyan, collagen. Naku, hindi pwedeng mawawala yan. Yan ang number one na pampabata. At ang aking sikreto to what I think is the nearest thing to Fountain of Youth, ang Kalagen. Pagkatapos ng ilang taong pagre-research and actual testing, share ko na sa inyo ang one of my best-kept secrets. Pinag-aralan ko mabuti at ginawa ko talaga ito actually para sa sarili ko. Pero nasa merkado na ngayon at pwede nyo nang bilhin at it's really masarap.
at nabibigay pa ang collagen na kailangan mo sa iyong katawan on a daily basis. So ang isang sachet, ilalagay mo lang sa tubig and tara, nagiging pink ang kulay niya. So marami pa itong ibang mga natural ingredients na pag sinama sa collagen, lalong nakakatulong sa iyong kalusugan, sa immune system. Because it's good for hydration, so it would help with mga fine and even deep wrinkles. Mm. Yeah, so it would help prevent wrinkles, it also would help prevent dryness because of the hydration. And it would also help improve yung elasticity of the skin. Oh, ayan na, isa sa mga secret ko. Number one is collagen to preserve your youth sa loob at labas ng katawan. Kailangan ito ng lahat ng organs natin. At yan ang fountain of youth, collagen. And my brand is Kalagen. Cheers to youth! Your age can be 50, 60, or 70, pero pwede pa rin magmukhang 20 or 30. Nasa pagdadala, tamang disposisyon sa buhay, at pag-aalaga lang yan ng ating sarili. Husay ng Pinay! And this is ball. Go Wolves! It is the opener for the Philippines! Left side. The substitute and the champion! Making history ang panalo ng Philippine Women's Football National Team nitong July 17. Hindi lang nagbigay ng karangalan sa bansa, maging sa Philippines football community. Nasungkit lang naman nila ang kauna-unahang titulo sa ASEAN Women's Football Championship matapos nilang talunin ang bansang Thailand sa score na 3-0. Nanguna sina Jessica Cowart at Katrina Gillion para pataubin ang Thailand sa kanilang dalawang goal sa first half na nag-angat sa grupong Filipinas 2-0. Sa isang corner kick ni team captain Tanay Anis, nakapuntos gamit ng header si Coward sa 8-minute na laro. A dream start! Na agad namang sinundan ni Gillion sa 20th minute. Sarah Egesvik. Hanggang sa tinapos ni Sarah Bolden ang pag-asa ng kanilang kalaban matapos niyang i-record ang kanyang 8th goal sa tournament na ito sa 89th minute na laro. Ang Philippine Women's National Football Team ay binansagang malditas na ang ibig sabihin ay mga palabang babae nung sila ay nakipagsapalaran sa 2005 Southeast Asian Games. Pero ang malditas ay may iba pang ibig sabihin. Iniisip na baka masama ang ugali. Kaya pinalitan nito lang March 2022 ang opisyal na pangalan ng team ay Filipinas na o Kababaihang Pinay na Atleta sa Football. Ang Filipinas ay may 23 miyembro na nagre-representa sa International Women's Football at sila ay hawak ng Philippine Football Federation. Minsan ko na silang binisita sa kanilang training, sa kanilang paghahanda sa kompetisyon para sa ASEAN Football Federation. Ano ang pinakamahirap na part ng training? Yung time mo para sa sarili mo, yun lang yung moment na matutulog ka na, yung ganon. So medyo draining in that sense, pero we all like each other. We create a whole big family. It's a big, big ask. Of course, we will do our best for the AFF tournament this July, and we really want to make sure that we as a team come together and then really, you know, show them that we deserve that spot in the World Cup. Na hindi siya chamba, na hindi lang a one-time thing, lucky sa draw. Na talagang pinaghirapan namin yun. We're here to stay for a long time. So we're here to stay on top for a long time. Way back into this game. Sa Rizal Memorial Stadium, todo ang suporta ng mahigit 8,000 mga fans na nagpasigla sa kanilang final match. Talagang laki ng support ang ginawa nila sa amin. Kasi naririnig namin kung tahimik yung crowd, kung medyo kinakabahan din yung crowd. Nararamdaman din namin yun sa loob. At saka nung na-excite sila, yung alam nila na mananalo na tayo, nararamdaman. So mas lalong parang nagaganahan yung buong team. Pero lahat sila dumaan sa pagiging api
o underdog. Naaalala pa ni Ina Palacios, 28 years old, goalkeeper ng grupong Pilipinas, ang kanyang pagsali noong bata pa siya sa mga tournament at umuwi siyang laging talunan. Naasam-asam ko na manalo, syempre, pero alam kong hindi siya dadating ng basta-basta. Hi, ako si Ina Palacios, goalkeeper ng Philippine Women's National Football Team. Pero kahit nag-graduate na sa kursong psychology at sports management si Ina sa De La Salle University, hindi siya tumigil talaga sa pagsali sa mga tournament. Ang nasa isip ko dati pagkatapos ko ng college, tapos na rin ako maglaro. Pero dahil nag-evolve yung sport, mas madami naglalaro, binigyan ako ng oportunidad na makalaro ng mas matagal pa kaysa sa kolehiyo. So napaka-grateful ako na nag-evolve yung sport, na mas madaming taong sumuporta sa laro. Attack for the Philippines! Matindi ang pressure sa larong football. Sabi nga daw nila, panlalaki. Pero hindi raw nila yung dapat katakutan. Pressure is a privilege. So we are very privileged to play the sport that we love for the country that we love. And so when you remember you're playing not just for yourself, for your teammates, your family, you play for your country, the pressure kind of just melts away. Hi, I'm Haley Long. I'm a defender for the Philippine Women's National Football Team. Lumaki at nagkaisip sa Amerika si Haley Long. 2016 nang makapasok siya sa Philippine Women's Football Team. Siya ang center back ng Pilipinas sa football. What makes a team successful? I would say the most important thing you need, especially to win championships, is to have grit and determination. Because it's not easy. It's not easy to win. It's not easy to stay on top. Ako po si Cam Rodriguez, midfielder ng Philippine Women's National Football Team. I play with my heart, so this is both with the emotions I show but also why I do what I do. Alam ko yung laban ko malalim siya dahil sa aking why. 13 years old pa lang si Camille nang maulila siya sa kanyang nanay. Pero wala na siyang magagawa kundi tanggapin at harapin ang buhay. Bumalik ang kanyang sigla nang matutunan niya ang larong football na tinuro ng kanyang tatay na football player din pala. 14 years old noon si Camille Rodriguez, midfielder ng Pilipinas, nang mag-umpisa siyang maglaro sa youth national team. Mula sa pagkabata, hindi madali ang pinagdaanan niyang training sa football. A Love to Lash, real clinical trial from the United States. Use it and in 4 weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilikmata. Tried and tested, A Love to Lash. Strength ko po ay lumalaban po ako. Kaya nang mag-champion ang kanilang team, nilalasap ni Camille araw-araw ang kanilang tagumpay. Sobrang saya po, lalo na naglaro kami dito in front of our friends and family. Kaya sobrang special siya, lalo na sa akin na nakita ko kung paano nagsimula yung team as a youth player ng national team all the way up until now na naka-gold tayo. Hi, I'm Shane Tamanady, defender for the Philippines Women's Football National Team. Pinakabatang miyembro ng Philippine Women's Football Team Pilipinas, si Chantel Maniti, 17 years old. Fellow Australian football who plays as a defender. It's a great honor to be able to play with a bunch of great girls. The work ethic there is amazing and I feel really special to be able to have this opportunity. Si Chantel, pangalawa sa apat na magkakapatid, ang kanyang kuya Jacob Maniti, manlalaro ng ASCALS, Philippine National Men's Football Team. 6 years old pa lang si Chantel nang magsimula siyang mag-football. My expectation for the team is that we keep playing games, we keep fighting, we keep training well, improving as a team, get the chemistry up, and we just perform really well in games to make the country proud. Coming from being a player to coaching, talagang ang tagal ko nang nasa larangan ng football, kumbaga. But to see all the hardships that we went through, to see yung dedication and passion ng players and coaching staff and the rest of the staff, it means so much. Yung talagang iyak, hagulgol iyak yung feeling niya na nakaka-proud. Since October 2015, ang kanilang home stadium ay sa Binyan, Laguna. Congratulations sa ating mga
atleta ng football. I mean, you continue to shine, keep making us proud, at asahan ninyo na ang Lone District of Binian ay nandito para tumulong. And the champions of the AFF Women's Championship 2020! Sa panalong ito ng Pilipinas, gumawa pa ng panukalang batas sa 19th Congress si Congresswoman Len Alonte para sa sports development ng ating kabataan. Magtataas ng pondo para sa ikabubuti ng mga atleta natin. Sa kasaysayan, matatandaan natin ang Philippine Women's National Football Team ay nahihirapan sa mga nakaraan nilang tournament. Pero nakasungkit din naman ng bronze medal sa 1985 Southeast Asian Games as one of the few shining moments ng team na ito. Sa 34 SEA Games naman itong 2022, napagwagian nila ang historic bronze medal. Hindi dapat tinitipid ang budget for sports. And para sa ating mga atleta na lumalaban sa ibang bansa, deserve nila ng financial assistance na karapat-dapat. 24 years ago, maraming nagtaas ng kilay kung bakit siya nagpatayo ng world-class na football field noong siya ang mayor ng Binian City. Eh, mas kilala ang Pilipinas sa larong basketball. Masasabi ko na isang sa mga legacies na nagawa ko nung ako ay mayor itong sports center na ito. Dumaan to sa butas ng karayom na sinasabi nila, no? Pero pinaglaban natin ito, kaya I'm very happy. Of course, education and sports development ng ating mga kabataan. Yun ang pinaka-importante na impact na nabigay nitong sports center natin. Kasama ko na ngayon ang lahat ng Binianenses na magsasabing hindi tayo nagkamali na pinatayo natin itong sports facilities na ito. Ngayon, napapakinabangan ng SEA Games ay ginanap dito. Marami ng mga international events para makilala tayo ng ibang bansa. But yung sports tourism din dito sa Binian ay napalago natin. At of course, gusto ko rin kasi na mamulat yung mata ng mga kabataan na pwede tayong mag-isip pa ng iba pang sports na hindi magre-require ng kailangan matangkad lang. Hindi lang tayo sa basketball pwedeng sumikat, pwede rin tayong sumikat sa football. Bilang babaeng nanunungkulan sa pamahalaan, isang malaking karangalan din para kay Congresswoman Len na makilala ang kababaihan sa sports. Sa paglipas ng panahon, ang kanyang pangarap nagkatotoo na nang mag-champion sa ASEAN Women's Football Team ang Pilipinas. Matapos ang courtesy call kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacañang Palace, kung saan kinilala at hinangaan ang kanilang maraming taon ng sakripisyo sa matinding training, ang Binian Football Field binalikan nila, kung saan naman ang iba sa kanila dito nagsimulang mangarap. Nagsanay hanggang sa lumaban at ipinakita hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo, titingalain ang husay ng mga atletang Pinay. Sa quarterfinal round ng 2022 AFC Women's Cup, hinalo ng Pilipinas ang Chinese Taipei, kaya nakakuha sila ng pwesto para qualified lumaban sa 2023 FIFA Women's World Cup. First ever in the country. Tuloy-tuloy ang kanilang training sa nalalapit na kompetisyon. Gaganapin sa Australia. Ang naabangan ng buong mundo. Muli nating inaasahan na babandera ang husay ng Pinay para mag-uwi ng panibagong karangalan. Huwag natin kakalimutan, the dark secrets of our body. No more dark secrets because meron na tayong Kilikilikit! Ayan. Kilikilikit has the deo roll-on sa loob. May window na rin para hindi na rin ninyo buksan, pero ipapakita ko sa inyo, ha? You have the deo roll-on for day. And hindi tulad ng iba na nakakaitim daw ang antiperspirant nila, ito nakakaputi by day. And at night, para manuot ang whitening, you have the Kilikili Underarm Serum. Yan. Pagmalinis sa malinis na ang kilikili. Kung di pa kayo pumuti dito, ewan ko na lang. Okay? So, double action na yan for your kilikili.